aming panel po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O, ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa ganon. Tapos, isa ito, torture about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha po yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At malaala ko pa ang nagbigay sa akin noon, si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako ng fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nung dumadala sa dyan sa Malacanã. Body-body mo yan sila? As a matter of fact, yung yun yan sa cabinet mo? Yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, dito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanã yung isa, sa trabaho. At yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan.